Hello mga ka-Flabs, welcome back ulit po dito sa ating channel at magandang araw po ulit sa ating lahat. Ang araw po ngayon ay araw po ng January 2021. Ang araw po na ito ay isa pong napaka-espesyal na araw po para sa atin, sa larangan po natin ng pag-YouTube, sapagkat ito po yung araw na ika-isang taon ng paggawa natin ng YouTube channel. Ang araw po na ito ay ang araw ng paggawa po natin o ang pag-create po natin ng YouTube channel noong nakaraang taon. So, ibig ko sabihin ay umabot na po tayo sa isang taon. So, pag-usapan po natin kung ano-ano po yung mga journey na naginawa po natin sa pag-YouTube. Paano ba tayo na-monetize ni YouTube? O ano po ba yung mga paraan na ginawa natin nang sa ganun ay naabot po natin yung mga requirements na hiningi ng YouTube? Sapagkat alam po natin na ang mga requirements ni YouTube ay hindi po madaling ma-meet. So, marami po tayo mga kakilala na nag-YouTube or sumubok na magba-vlog at nagsusumika po sila na maabot po yung mga requirements na hiningi ni YouTube. So, iba't iba po yung mga maririnig po natin sa kanila. Ang iba po ay umatras na at hindi na po nagpapatuloy sa pag-vlog. Sapagkat para sa kanila ay nahihirapan po silang gumawa ng mga content o nahihirapan po silang i-meet yung mga requirements ni YouTube. So, ano nga ba po yung mga ginawa po natin nung tayo ay nag-umpisa din katulad nila? Paano ba natin naabot yung mga requirements ni YouTube? Paano ba tayo na-approve ni YouTube? Kaya kung bago ka pa lang po sa channel na to, ay inanyayaan po kita mag-subscribe at i-click ang notification bell. Nang sa ganun ay marami pa po tayong mapag-usapan na alam po natin makakatulong po sa ating pagsisimula sa pag-YouTube. Oh, wow! January ay greenate po natin ang YouTube channel na ito na noong una po ay pinangalanan po natin The Vlog. So kalaunan po ay iniba po natin ng name at ang kasalukuyan pong pangalan ng channel natin ay The P-Vlog or Flabs Vlog kumbaga. So ano nga ba po yung mga paraan na ginawa po natin nung nag-apply pa lang tayo sa YouTube? Yung mga paraan, isa sa mga paraan na ginawa po natin, alam po natin na marami pong content na pwede po nating magamit. Marami pong mga paraan na pwede po nating magamit sa tinatawag po na pagpa-vlog or sa pagiging isang YouTuber. So ang ibabahagi ko po sa inyo ngayon ay ano po yung mga paraan na ginawa ko nung ako po ay nag-apply pa sa monetization ni YouTube. Isa po sa paraan na ginawa po natin noon nung tayo po ay nag-apply po sa tinatawag na monetization ni YouTube. Ang ginamit ko po doon na content ay about yung sa mga trending news or mga viral topics, yung mga ganun. So, umaabang po ako sa balita o sa radio station o sa mga live coverage ng iba't ibang mga radio station or TV station. Nag-aabang po doon ako ng mga balita na posibleng pwede ko pong magawa ng vlog. Alam po natin na may mga live coverage po yung mga ibang mga radio station or TV station. So, nag-aabang po tayo doon ng mga balita na pwede po nating ibahagi. Sapagkat tayo po ng mga vlogger or yung mga tinatawag na mga YouTuber, kumbaga isa lang po tayo sa mga tinatawag po na source of information. Kung ang content po natin ay about sa news, trending, viral, ay isa po tayo sa mga tinatawag na mga source of information. So marapat lang po sana na kung gagawa po tayo ng mga content na may kinalaman sa balita, trending, ay doon po tayo kukuha sa mga legit sources or doon po sa mga source gaya ng mga radio station at sa gaya iba't ibang mga TV channels. So, parang sa ganun ay hindi po iba yung magiging epekto ng channel natin. Hindi po tayo masisira sa ibang mga viewers. Sapagkat alam po nila ng pinagkukunan po natin ng ating mga content ay legit na mga channels. So, iwasan lang din po natin na gagawa po tayo ng content na dinadagdagan o binabawasan kung ano po yung mga totoong informasyon na ginagawa po natin sa ating mga ginagawang content. So, iwasan po natin nun. So, kumbaga tayo ay isang paraan lang po tayo na tinatawag ng mga source of information. Huwag po nating bawasan yung mga informasyon o huwag po nating dagdagan na walang katotohanan yung mga informasyon. So, yung iba po ay doon po sa mga tinatawag mga trending topics.
sapagkat alam po natin na pag ang pinag-usapan ay mga trending, mga viral, ay alam po natin na hatak na hatak po panuorin yung mga trending topics at yung mga viral topics. Yun po yung mga ginagawan po natin ng content no? Nung tayo po ay nag-apply po sa tinatawag na monetization ni YouTube. So may mga experience po tayo na ginawa po natin dati na pwede po namin ibahagi sa inyo ngayon kung ano po yung mga hindi nyo po dapat gawin, sapagkat alam po natin yung pag-apply po sa monetization ni YouTube ay hindi po yun madali, sapagkat meron pong inakala po ng iba na wala po silang tinatawag na mga copyright hit, sapagkat may mga settings po doon na pwede po natin malaman kung may mga copyright po ba yung mga content na ginagawa natin. So, isa po yun doon sa pagkakamali na ginawa ko po noon, or isa po sa mga hindi po dapat gawin ng isang vlogger ay kukuha ka po ng mga videos na galing po sa iba't ibang mga vlogger, tapos i-re-upload nyo po, tapos yung iba po kasi ay ginagawa lang po nila o dinadagdagan po nila ng mga background music. So hindi po talaga yun agad-agad is madititik or matawagan ng tinatawag na copyright hit. Pero malalaman at madititik po talaga yun nung sa panahon na ikaw po ay mag-apply na po sa monetization ni YouTube, sapagkat hindi po computer ang magre-review ng mga videos o mga content na ginagawa po natin. Ang pag-apply po sa monetization ni YouTube ay manual po ang pagre-review. So ibig sabihin po ay malalaman po doon kung yung talagang content or ang video na ginagawa po natin ay sariling atin ba or kinuha lang po natin sa iba. Yun pong isa sa mga dahilan noon kung ba't nung nag-apply po tayo sa monetization ni YouTube ay sa unang subok po natin, sa first attempt po natin na pag-apply doon ay hindi po tayo agad nakapasok. So pina-delete po sa atin o pinaayos po sa atin yung channel natin at pinababawas po doon yung lahat po na may copyright. Almost 20 videos ko po ang dinelete ko noong araw na yon para lang po ay makapag-reapply po tayo kay YouTube after 1 month. Sapagkat kung ma-disapprove po yung pag-apply po natin kay YouTube ay bago ka po makapag-apply ulit ay sa loob ng 1 month. Mag-antay ka po ng 1 month bago ka po ulit makapag-apply kay YouTube. So ang masasabi po natin, kung gagawa po tayo ng mga vlog ay pwede naman po tayong kukuha ng mga source ng mga videos, photos sa iba't ibang mga vlogger. So ang mas importante lang po doon ay dapat may sarili po tayong ambag, or kumbaga ginamit mo lang ang isang litrato, ginamit mo lang ang isang part or video ng isang vlogger para suportahan o magbigay din po ng sariling opinion natin. So parang ganun, parang may ambag po tayo sa content or sa video na ginagawa po natin. Hindi po yung i-download mo at tapos i-re-upload po natin ulit. Kung mag-apply ka po kay YouTube, isa po yun sa mga dahilan kung ba't tayo ay ma-reject or ma-disapprove. So, pwede po kayong gagawa ng mga sarili ninyong content, sarili po ninyong videos. Tapos, pwede naman po kayong kumuha ng mga background music para safe po yung pag-apply po natin kay YouTube. Doon po sa audio library, doon po natin yun makikita sa mismong channel po natin. Marami po doon na pwede po nating pagpipilian ng mga music. Kaya kung gusto po natin na safe po yung mga in-upload po natin o ginagawa po natin ng videos ay doon na po tayo sa audio library. Hindi po doon sa mismong YouTube na magre-research po tayo tapos kung ano po yung mga sikat na mga background music, ayun na din po ang ginagawa po natin yung background music. Alam po natin na marami na po ang gumagamit noon. So, possibly po na malapit po siya sa tinatawag na copyright. So, para safe at sigurado po na approve ni YouTube pagdating ng monetization, ay doon na po tayo sa audio library. Marami po tayong pagpipilian doon na kahit hindi po masyado sikat, at least is tumutugma po siya sa mga videos o sa mga content po na ginagawa po natin. Naway may natutunan ulit kayo sa araw na ito, at sa ulit ay kung bago ka pa lang po sa ating channel ay inanyayahan po kita mag-subscribe at i-click ang notification bell. Nang sa ganun ay magiging updated ka po ulit sa ating mga susunod na mga videos. Kung meron po tayo mga karagdagang kaalaman na ibabahagi, ay agad po kayong man-notify at agad nyo pong mapapanood yung mga i-upload po nating mga videos. So ulit ay magandang araw po sa ating lahat. Mag-ingat po kayo at God bless you all.